open now, yeah. Make all the demons cry, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had. Okay, alright, what's up sa inyo mga bro? And of course, good morning sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood ngayon. Anong meron? Chirin! Siyempre, ayan, bagong-bago pa yan mga bro. So yan, ito yung new Lotus Pressure Washer natin na LTPW140CX. Alright, siyempre kung may bagong product sa Lotus, of course, kailangan natin i-review. At kung ano yung mga meron dito at kung ano yung mga advantage at kung ano yung pinakamaganda dito sa new Lotus Pressure Washer natin. Right? So, syempre, kailangan na natin itong i-unbox at kailangan natin malaman kung ano yung meron dito sa loob. So, buksan muna natin. Oh! Syempre, yung pressure hose. Motor gun natin and yung extension, detergent bottle and yung pinaka nozzle natin, yung settings at syempre itong unit natin. Okay, alright, syempre sa physically appearance muna tayo. Grabe yun, napakaliit niya lang. Ayun o. So, ito naman yung madalas hinahanap natin sa gamit natin. No? Yung small but terrible. So, yung gato kaliit. Pero, kung ano yung magagawa nitong unit na to. Natuwa ako dito kasi sobrang liit lang niya. Ayun, so, yung handling niya lang tingnan. Ayun o. Unlike sa natin na malalaki. And parang ang hirap ilagay sa mga sulok-sulok. Ayun, sa wire, meron pa rin tayong 5 meters na haba ng wire. Mahaba pa rin yung wire natin. In case na malayo yung gagamitan natin, eh magagamit natin itong ganito kahabang wire ng Lotus Pressure Washer natin. Ngayon, sa high pressure hose natin, eh meron din itong 5 meters. So, makakatulong din sa atin yan dun sa layo ng wire from input tapos sa output. So, kung pagdudugtungin mo siya, so mas malaking bagay yung ganito kahabang pressure hose tapos ganito kahabang wire natin. Syempre, detergent bottle. Para saan ba ito? Ito yung nilalagyan natin ng liquid soap para ma-spread natin yung bubbles and tingnan natin kailangan ikalat pa yung sabon. So, spray lang natin doon sa pinakalilinisan natin. Like, ayan, sa motor, spray natin dyan. Tapos, pwede natin siyang kuskusin. So, malaking bagay din to para hindi tayo mag-aksaya ng sabon and the same time, ma-spread natin lahat sa mga gusto nating sabunan. So, yung kagandahan nitong unit natin is puro snap-on saka easy to attach lang. Ito, diretso mo siya dito. Tapos, ayan, magagamit mo na agad yung sa detergent bottle natin. Ayan, yung isa naman, paano ikabit tong pinaka nozzle natin, yung extension. Press mo siya rito, tapos twist mo. Tapos ito, ilalagay na natin yung pinaka settings ng gun natin. Ganun pa din, press mo lang to, tapos twist mo lang. So ito na yung pinaka gun natin. So yun, napansin ko dito sa unit natin, parehas sila na snap-on. Parehas din yung dulo. So yun, less hassle and syempre, mas mapapabilis yung kabit natin ng pressure hose natin. So yun, paano siya ikabit? Press mo lang to. Angat mo lang, tapos ipasok mo siya rito. So, ganun lang siya kadali. So, kung parehas ng attachment dyan, ganun din dito sa pagkabit ng gun natin. So, napansin ko dito sa unit natin, meron tayong lagayan dito ng wire para hindi siya nakakalat. Of course, syempre, kailangan nyo malaman yung specs nitong unit na to. So, meron tayong 1,400 watts and maximum of 110 bar. So, sa mga nagtatanong madalas, eh, pwede ba itong self-priming? Of course, pwede po itong self-priming. So, ano ba yung self-priming? Pwede itong direct sa timba or sa pinaka-stack or pot lang na pagkukuha naman ng source ng tubig. Unless kung nakapag-penetrate na kayo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag nakakuha na kayo ng tubig from hose, pwede mo, mas madali na siyang ibabad para mas madaling mamailabas agad yung tubig. So, syempre, gaano pa kadami yung nilalabas nitong tubig per minute? Meron tayong 5.5 liters per minute. Halos same lang dito sa mga bendo na sinasaksak. Pero take note mga bro, itong unit natin is mas malakas compare mo dun sa mga bendo. So, sa mga bendo kasi nakapag-try ako nyan, hindi ako satisfied dun sa pressure na binabato niya. Lalo na dun sa mga sobrang digami na ng putik sa ilalim ng motor. Itong kagandahan ng unit natin na LTPW140CX mga bro. Kapag hindi mo pinipress yung trigger nito, wala siyang kinukonsumong kuryente. So, auto shut off na rin to para sa mga nagtitipid sa kuryente. Unlike sa
mga pumble type na hanggat ginagamit mo yung unit, ikot pa rin ang ikot ng motor. So, kumukonsumo pa rin ang kuryente. So, ito yung pinakamagandang part sa vlog natin, mga bro. Kung nakakabili ka ng Lotus Tools product, we have a 6-month warranty and meron tayong 93 service center. Included na po dyan yung mga field service technician na kagaya ko. Isa po ako sa field service technician na mag-a-assist sa inyo, mag-maintenance at mag-troubleshoot in case na magkaroon po ng problem yung unit nyo. Ito, check natin kung gaano kalakas yung 140 bar and para malaman nyo kung ano yung advantage kapag meron kang ganun kalakas na pressure ng pressure washer. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Napakabilis maglinis ng motor, no? So, syempre, bago mag-end yung vlog natin, technician tips! Para mapanatili nyo yung quality ng unit nyo. Syempre, mas humaba yung buhay niya. Kung itatabi nyo siya, dapat nasa maayos na pag-roll. Ayan. Hindi siya yung pilipilip. Iwasin yung mga markings dito sa madalas na pagtupi ng hose. And soon, baka yun yung maging dahilan ng pagkaroon na niya ng problema or magkaroon ng leakage. Mga attachments, yung paglalagay nito, dapat yung nakangiti ka lang, hindi yung sobrang higpit. Yung saktong-sakto lang dahil may mga rubber gasket naman yan. Kasi pag pinwersa mo yan, baka may tendency na malose yan. Same din dito sa mga attachment natin na snap-on. Siyempre, lambingan mo lang. Huwag masyado yung persadong-persado kang itulak. Siyempre, about safety, mga bro, huwag nyo directly itutok po sa tao, lalo na yung pinaka-jet type niya. Siyempre, ganyan sa mga hayop, huwag nyo siya directly na itutok. Second, dahil nga tubig to, medyo malakas yung tubig, malakas yung pressure, mag-iingat po tayo sa mga wire na pwedeng mabasa ng gun natin. Ma-spray natin po sa mga outlet at mag-cause ng ground, okay? So, yun lang before we end this vlog. Gusto kong pasalamatan si Lotus Tools Philippines sa pagbigay sa atin nito na Lotus Pressure Washer na LTPW140CX. No? Maraming salamat po and salamat sa panonood. Kung bago ka sa YouTube channel ko, please like, share, and subscribe para updated ka sa mga latest video ko. Lotus Tools Philippines Delivered Performance. Bro, ma'am. Okay na ito, ma'am. Yan, thank you, ma'am. Bait talaga ni sir. Nas, tawag ako nga si sir. Bait na ito ni sir. Okay na po. Sige, sir. Sir, salamat po sa tip, sir, ha. Sige, salamat, salamat. Sige po, thank you po. Matagal mo na magagamit yun, sir. Kaya nga, ayos, sir. Ah, sige, sir. Salamat, sir, ha. Thank you po. Oh, diba? 1,500. I-maintenance lang natin yung mga gamit ni sir. Ganun tayo katindi. Ganun tayo kabangis. So yun, mga bro, papunta naman tayo ng San Jose del Monte, Bulacan para check natin yung bahay natin dun. Pinangarap nating bahay. Let's go! So yung kalahati yun, mga bro, ayan dito. Yan, hati yan, sa atin yan. Tapos ito,
Ito na yung bahay na kinuha namin. O, konting kembot na lang mga bro. Konting-konting kembot na lang yan. Matitira na natin yan. So with the play